Si General Ray Guerrero of the East Mincom said it was a military operation against a so-called lawless armed group, no? Tapos, very clear na talagang ni-raid nila yung isang encampment ng NPA. At sa kanila pang mga pictures, merong mga backpacks na naiwan yung NPA unit, no? At meron pa daw nakuhang tatlong baril, at syempre merong NPA casualty. So, it's very clear it was an offensive operation by them. And that is a clear breach ng unilateral ceasefire. Ito ay nangyayari while two mass leaders ng peasant organizations at saka Lumad pinatay, no? Si Alexander Ceballos sa Negros, leader siya ng National Federation of Sugarcane Workers, at saka si Delemante, isang Lumad leader, no? Sabay yan na nangyari on the same day na ni-raid yung ano. Ngayon, it's a ground for speculation, no? Pero, parang merong nananabutahe, no? Kasi, these things happened while the peace talks are ongoing here in Rome, no? It reminds me of yung events noong 2005-2006, no? Merong mga series of killings, extrajudicial killings ng mga aktivista, and at the same time, full militarization ng mga communities, no? Nalo na sa Northern Luzon at that period, no? At that time, the very same military personnel who are now at the helm, no? Sila rin ang lead doon, no? Noong August, first round ng talks, nag-agree sila, nag-suggest sila, nag-propose sila, i-extend naman nyo yung inyong unilateral ceasefire. Imbes na 7 days lang for the duration of the talks, extend nyo unilaterally. At pinapangako namin, palalayain namin yung mga bilanggong politikal. Yun yung palitan eh. Kaliwaan pa nga ang termino nila eh. In-extend namin indefinitely. Up to now, it still holds yung aming unilateral ceasefire. Parang talagang hindi na nga tenable yung unilateral ceasefire. Ano naman, there is nothing to fear because in the past, we were talking while fighting. No? Nangaling i-withdraw ng revolutionary leadership ang kanilang declaration of unilateral ceasefire, then there is more reason for the GRP to comply with the requirements na i-release ang mga political prisoners, umatras sa iatras ang offline bayanihan, ilabas nila yung offline kapayapaan, makita rin namin na totoo nga kami ay tulad ng MILF, MNLF, a peace-inclined group. Hindi yung sinasabi ni Guerrero na lawless armed group.